Shout out tayo mga idol sa lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Shout out kay Miss Miami Laurel, Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Luz Pool, Amadeo Flores, Gerald Anyobu, Badet 32 Taiwan, Jose Pacificador, Lady B 73 MB, Velasco Family, Rona Villalos, Norlin Picatsi, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo, sa lahat ng mga horror narrator, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Mabuhay po kayo. Makalipas ang 2 oras, pasuot na sila ng kakahuyan. Napakalago ng mga punong kahoy at mga baging sa islang ito dahil hindi ito napuntahan pa ng mga tao dito sa lugar. Marami din silang nakita agad na mga iba't ibang uri ng mga hayop at may naramdaman na din itong si Lolo Tikoy at Lolo Timyong na mga pwersa ng mga engkanto at mga lamang lupa. Mukhang hindi lang mga unga-unga ang magiging kalaban nila sa pagpunta dito sa gubat. Kahit na tirik ang araw, medyo may kadiliman pa rin ang kalubluuban ng gubat dahil ito sa mga malalagong kakahuyan. Napakasarap din ng ihip ng hangin. Sabi ni Lolo Timyong, kailangan nilang magkarga na ng mga orasyon na pangbakod at sabulag dahil habang papasok sila sa pusod ng kagubatan, mas ramdam nila ang pwersa ng mga engkanto. Lumipas pa ang mga oras, tumigil muna pansamantala ang mga ito at nagpapahinga doon sa ilalim ng mga malalaking puno ng kahoy. Nang mapayangat itong si Lolo Tikoy sa itaas ng mga puno at may nakita ito doon na parang mga pugad. Pero ang nakapagtataka, sobrang lalaki naman ito na parang kayang magkasya ang tao. Sinabi niya ito kay Lolo Timyong dahil unang bisis pa lamang ito ni Lolo Tikoy na makakita ng ganong klaseng pugad. Nang tingnan ni Lolo Timyong ang itaas ng mga puno ng kahoy, nagulat din ang matanda. Sabi agad nito sa mga kasamahan, mukhang papalapit na tayo, Tikoy, sa mga tinitirhan ng mga unga-unga. Ang mga pugad na yan ay ang tirahan ng mga takti, ang alaga ng mga unga-unga. Ang mga takti, ito ang kanilang magsilbing bantay sa kanila habang nagpapahinga ang mga ito. Ang mga unga-unga, gabi ito gagala at sa araw ito matutulog. Ang mga takti, para itong mga tiyanak na may mga pakpak. Mababangis din ang mga ito at sobrang agresibo, lalo na kapag may gumagambala sa kanilang teritoryo. Agad na sinipat-sipat nila ang buong kapaligiran. Ano mang oras, maaaring makita sila ng mga takte. Kaya ang ginawa nila, lumayo muna sila doon sa mga punong kahoy na may mga pugad. Nagtago muna pansamantala ang mga ito doon sa mga batuhan. Nasa paligid lamang ang mga unga-unga, Tikoy. Hanapin na natin ang mga ito. Iwasan muna natin ang mga tirahan ng mga takte para hindi sila mabulabog, ang sabi nitong si Lolo Timyong. Ako na ang bahalang maghanap, Timyong. Dito muna tayo pansamantala, ang sabi naman nitong si Lolo Tikoy at mabilis na kinuha ang isang maliit na supot na kulay itim. At pagkatapos, binuksan ito ng matanda habang nag-usal ng mga orasyon. At nakita nila doon ang 2 maliit na nilalang na sobrang iitim ang kulay, may mga pakpak, at mabilis na lumipad ang mga ito papunta doon sa kasukalan ng mga kakahuyan. Sabi ng matanda,
hihintayin natin ang aking mga kaibigan. Kung malapit lamang ang kinaroroonan ng mga ungga-ungga, Team Yong, agad na matagpuan ito ng aking mga kaibigang engkanto. Nagulat ang mga kasama nila nang makita ang ginawa ni Lolo Tikoy. May narinig na rin sila tungkol sa matandang ito. Pero unang bisis ito ngayon na nakasama nila si Lolo Tikoy at nasaksihan ang mga kakayahan nito. Nanatiling nakatago doon sa batuhan ang grupo nila hanggang sa masipat ang mga maliliit na nilalang na lumipad-lipad sa paligid ng mga punong kahoy. Sabi ni Lolo Timyong, maaaring naramdaman na tayo ng mga nilalang na yan, Tikoy, o maaaring naramdaman nila ang ating mga dalang kabayo. Kaya humanda na ang grupo nila. Inihanda na ang dalang mga baril ng dalawa nilang kasama at ang dalang mga itak at sibat. Ilang minutong umaaligid ang mga ito sa mga kakahuyan hanggang sa papalapit na ang mga nilalang doon sa batuhan kung saan sila nakatago. Kita at klaro na nila ang mga nilalang, kasing laki lamang ang mga ito sa mga bata. Mabibilog ang mga ulo na may mga malalaking bunganga at malalapad na mga pakpak na tulad ng sa paniki. Pero may kaitiman din ang hitsura ng mga takti. At ilang sandali, nag-iingay na ang kanilang dalang mga kabayo nang makita ang mga paparating na mga nilalang. Wala na, kailangan na nilang pabagsakin ang mga nilalang na ito. Bago pa nakakalapit ang mga takti, pinaulanan na ng dalawa nilang kasama ng bala. Napakabilis din ng mga nilalang na lumusob sa kanilang pinagtataguan doon sa may batuhan. Hinugot ni Lolo Tikoy ang dalang pamalo na kahoy. Nakahanda na rin ang mahabang itak nitong si Lolo Timyong. May tinamaan din ang dalawang kasama nila gamit ang mga baril, itak at sibat. Pero hindi ganon kadaling pabagsakin ang mga ito ng ilang tama lamang. Kaya dalawa lamang ang bumagsak sa lupa ng tamaan sa ulo at ang iba sa kanila tuluyang nakalapit na ito sa kanilang kinaroonan at pilit silang inabot ng mga kalmot at kagat. Pinaghataw agad ang mga ito ni Lolo Tikoy at Lolo Timyong. Bawat tamaan ng itak ni Lolo Timyong, agad na mangingisay ang mga ito at parang masusunog. Bumagsak ang mga takti at umaapoy ang katawan. Bawat matamaan din ni Lolo Tikoy, agad na babagsak ang mga ito at mangingisay. Gulat na gulat ang anim nilang mga kasamahan sa ginawa ng dalawang matanda. Sa sobrang bilis kasi ng mga ito, halos hindi na nila masundan sa kanilang mga mata ang ginawang pag-atake nila ni Lolo Tikoy at Lolo Timyong. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga takti. Pinagtataga na din ng mga kasamahan nila ni Lolo Tikoy ang mga hindi napuruhan ng dalawang matanda. Pero parami na ng parami ang mga umaatake sa kanila, hanggang sa may nakita silang mga lumilipad galing doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Putol na katawan ng tao na nakalaylay ang mga bituka. Mayroon din itong mas malapad pa na mga pakpak kumpara sa mga takti. Sabi ni Lolo Tikoy, Timyong, mukhang kailangan muna natin na umatras. Baka mapahamak pa ang ating mga kasama sa dami ng mga kalaban. Pagplanuhan muna natin ang gagawing pag-atake sa kanila. Kaya mabilis na sumakay sila sa karwahe at sa mga kabayo at mabilis nang umalis doon sa lugar. Sinundan naman sila agad ng mga takti at ng mga ungga-ungga hanggang sasapitin ang mga baging doon malapit sa may talon. Sabi ni Lolo Tikoy,
Magtago muna kayo sa mga baging. Ililigaw ko muna ang mga nilalang na ito. Ang sabi naman ni Lolo Timyong, sasamahan na kita, Tikoy. Kaya mabilis na nagtago ang anim na mga kasama nila doon sa malalagong baging na nasa gilid ng talon. Habang sina Lolo Tikoy at Lolo Timyong, mabilis na tumakbo ang dalawang matanda patawid ng ilog at papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Sinundan naman sila ng mga takti at ungga-ungga. Pero ang ilan sa mga ungga-ungga nagpaiwan ang mga ito doon sa kakahuyan na malapit sa talon at sinipat-sipat ang buong lugar. Patuloy na tumatakbo ang dalawang matanda doon sa mga kakahuyan habang nag-uusal na ng mga orasyon. Ang sabi ni Lolo Timyong habang tumatakbo, Tikoy, mukhang hindi lahat ng mga nilalang ay sumusunod sa atin. May mga nagpaiwan doon sa talon. O Timyong, kailangan na tumigil na tayo dito at kailangan na makabalik tayo doon sa talon. Baka makita ng mga nilalang ang ating mga nakatagong kasamahan. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga puno ng kahoy at itinarak ang mataas na orasyon ng sabulag. May isinaboy din na mga pulbo si Lolo Tikoy sa paligid para hindi sila maamoy ng mga nilalang. At pansamantalang hindi din sila makikita ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto nang makita nilang papalayo na ang mga takti at mga ungga-ungga, mabilis na lumabas sila sa likod ng mga punong kahoy at tumakbo pabalik doon sa may talon. Sa pagkakataong yon, nakipaglaban na din ang kanilang mga kasamahan sa ilan sa mga ungga-ungga na nagpaiwan doon sa talon. Hindi muna ginamit ang kanilang mga baril para hindi mabulabog ang mga papalayong mga kasamahan nilang nilalang. Pilit nilang inabot ang dalawang ungga-ungga na binitbit ang isa nilang kasamahan. Nagsisigaw na ito at humihingi ng tulong. Mabuti na lamang sakto ang dating nila ni Lolo Tikoy at Lolo Timyong. Mabilis na umigpaw ang dalawang matanda. Inabot ni Lolo Tikoy ang bituka nung isang ungga-ungga at hinila ito pababa. Habang ang isa, kinubawan ito ni Lolo Timyong ang mga pakpak at ibinagsak sa lupa. Nang biglang pumulupot sa liig ni Lolo Tikoy ang bituka nung nilalang. Mabilis na inabot niya ito ng mga palo sa ulo. Habang si Lolo Timyong, ginagana na din niya ang isang ungga-ungga at pinagtatagpas na ito gamit ang itak. Tumulong na din ang kanilang mga kasamahan at tuluyan ng pinatay ang mga ungga-ungga na naiwan doon sa may talon. Pagkatapos, mabilis na silang sumakay sa mga kabayo at karwahe at nagmamadaling umalis doon sa lugar para makapagtago muna pansamantala at makapagplano.